So yo, what's up mga kabiyaya, mga kadaver cats, mga kakwela. Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto na, ito na yung start na unang or pag-inang video na ba ito? Pangalawa, hindi ko alam about sa politics, no? Patindi na ng patindi ang nangyayari yung gulo sa politics sa pagitan ni President Bongbong Marcos versus Vice President Sara Duterte at Mr. Tatay Digong or former President Rodrigo Roa Duterte. So dito mga kabiyaya, magiging neutral ho tayo, no? Hindi tayo mag-one-sided lang, hindi tayo kakampi sa isang panig, hindi tayo basa. Alam nyo naman kung sino ang talagang napupusuan ko na ibuboto sa darating na halalan, lalo na sa Senado, 'di ba? Kung hindi sa mga hindi pa diyan nakakapanood, nandiyan sa panoorin niyo lang ho diyan sa ating mga video, nandiyan naka-upload diyan kung sino yung mga susuportahan natin, no? At ito, walang nagutos din sa akin. Kusang loob ko 'to at sabi ko nga sa inyo, magiging neutral lang tayo, nasa gitnaan lang tayo na nagaganap na issue dito sa politics industry. Politics world. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindut na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, panoorin ho natin ito, no? Former President says disappointed with President Bongbong Marcos. Bongbong Marcos and admin. So dito rin maririnig din natin dito na ito palang si Bongbong Marcos ay kasali pala ng mga nung mayor pa lang si Tatay Digong ay tawag dito. Ano daw siya sa watch list ng PDEA? Naku. Alam niyo grabe na nangyari ni. Kahit ako hindi ko akalain na mag-aaway-away itong mga 'to. Oo, sa totoo lang dahil napakasulid nitong tandem na 'to. Napakaganda ng tandem ng Marcos at Duterte. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito. Pero isa lang masasabi ko, ang dahil to kay Romualdez. Yan ang sinasabi ko. So play natin para lubos natin maunawaan. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Galit na si Tatay. Laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Grabe yun. What? Yan! Grabe yun. Grabe na to. Hindi, nung una, alam nyo mga kabiyaya, nung una sabi ko, ay wala to. Nag-aanuhan lang to. Parang, isan, syempre, ang politics parang showbiz din yan. Acting-actingan, ganun. Kunwari magkalaban, kunwari magkaaway, pero bandang uli, isi mga magtutropa at mga magkakaibigan pa rin to. No? At number one yung plastikan dun. So ngayon parang ano na to eh, talagang digmaan na to eh, hindi na biro to eh. Tsaka ito pa, may mga balita na
kapag sa oras na, kasi may, di ba, may, ano na yung ICC, no? Na itong si Tatay Digong ay makukulong daw. Ayun yung mga balibalita na mga naririnig ko. Pero, ang sagot ng mga DDS, mga Duterte supporters, ay kapag nangyari yun, isa sa mga malaking gulo na mangyayari sa Pilipinas. So sana wag naman mangyari yun din, no? About dun sa gulo na yun. Tsaka ito si Tatay Digong, noon pa naman, di ba, na natatandaan ko pa na sinabi niya, alam niya na pagtapos ng termino niya ay makukulong siya, pero katabi dapat siya ni Laila de Lima. Eh kaso lumaya na si Laila de Lima. Ay nako. Ano nangyayari sa kanila, no? Sige, tapusin natin yung video bago tayo magbigay ng komento. Ayaw kong sabihin yan. Noon. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Wow. Naku po, malalim nun. Sa mga hindi nakakaintindi dyan, yung ibig sabihin, yung sinasabi ni Tatay Digong, ni former President Rodrigo Duterte, baka sumunod ka sa yapak ng tatay mo, ay yung mga panahon po kasi ni Senior Marcos, ni former President Ferdinand Marcos, ay ito ay parang napalayas ng mabilisan sa ano, sa ating, sa Malacañang. Ayun yung kinakabahala daw ni Tatay Digong na baka daw mangyari ito kay yung pangulo natin ngayon na si Bongbong Marcos, no? So ay grabe, ang lalim nun. Ito kasi yung paliwanag dito ni Tatay Digong, ano to eh, parang advice. Oo, pero yung abot dun sa ano, yung sa watchlist, medyo alanganin nga dun si BBM. Si ano, si President Bongbong Marcos. Pero hindi natin alam. Kasi ito ah, si Tatay Digong hindi naman din siguro magsasalita ng itong si Mr. President noon ay nasa watchlist ng PDEA, ng mga gumagamit na ipinagbabawal na droga, no? So siguro hindi naman siya magsasalita, wala siya ebidensya. Mas maganda bago tayo manghusga, tingnan muna natin kung totoo ba to, may ebidensya ba or wala, no? Kasi mahirap na rin. Tsaka eto, kilala naman natin si Tatay Digong na talagang real talk to eh. Oo, wala talagang preno bunganga nito kapag ano to, pag nagsalita. No? Alam naman natin niya kung gaano katapang yan. Diba? Walang kinakatakutan niya ni sino. Kaya nga nung panahon nung siya ay nakaupo dito sa ating gobyerno eh, talagang andaming mga tumino. Yung mga loloko-loko na mga, lalo na yung mga adik-adik dyan ay nagsitakbuhan, nagsitinuan. Alam naman natin yan. No? Kaya isa rin to sa ina-idol ko. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, ay magiging neutral ho tayo dito sa issue na to. So tuloy pa natin. Dyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa'yo yan. Babor lang ako namang nagmamakaawa. Kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta ang Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative.
alam mo, sa umpisa pa lang nagdududa na ako. Bakit? People's initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG ipasa nila sa siyudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termo nyo, gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong, pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacañang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Ang sakit nun. Lalayas ka dyan, katulad nung panahon na pinalayas kayo. Alam nyo ito ah, dito, tutusin, hindi mag-iisip kasi talaga na bakit kinalaban ng pulahan or ng bakit kinalaban ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, itong mga Duterte. Ito ah, sarili kong opinion na kasi tutusin lang, kung hindi rin dahil sa Duterte, hindi rin mananalo si ano eh, si Bongbong Marcos. Ako, Bongbong Marcos, binoto ko yan bilang presidente, vice president, si Inday Sara. Tayo nga, solid nga ako dyan sa dalawang yan, Duterte ay Marcos, no? Napakaganda, napaka, alam mo yun, yung isa sa mga talagang hindi malilimutan na tandem dito sa pagdating sa politics, yung Bongbong Marcos and Sara Duterte. Kaso nakita ko kasi dito, parang pati ata ang mga dilawan, pati ata ang mga kalaban ni Duterte ay kakampi na ni Marcos ngayon. At ito, ang nagulat ako dito, nandito si ano, si Aimee Marcos. Ay, kung anong ginagawa rito ni Aimee Marcos? Kayo mga kabiyaya, naniniwala kayo na kakampi talaga si Aimee Marcos kay Duterte? Kapatid ni Mark ni ano yan ni Bongbong Marcos si President. Maniniwala kayo kakampihan talaga diyan. 100% yung ano niya diyan, yung suporta niya, yung kanyang tawag dito, yung kanyang ang tawag doon. 100% yung suporta niya kay Rodrigo Duterte sa mga Duterte. Naniniwala kayo doon? Para kasi sa akin hindi, no? Parang ang lumalabas lang kasi Aimee Marcos, kaya lang dumidikit sa mga Duterte ngayon, kaya kumakampis, natatakot siya na baka etong si President Duterte ay biglang bumagsak nga, no? Biglang mapatalsik sa pwet. Hindi natin alam kung ano man yan, eh baka natatakot si Aimee Marcos na pati siya madamay. Yan! Oo. Kasi di ako naniniwala, biri mo, magkapatid kayo, tapos hindi mo kampihan yung kapatid mo. Nandun ka sa kalaban ng kapatid mo. Bagay, ang Duterte, hindi naman nga tinuturing na kalaban si BBM. Kasi nga, sabi nga ni Tatay Digong, magkaibigan tayo. Oo. Yun yung kinaganda dun, magkaibigan tayo. Ngayon, ang pinagtataka ko, bakit? Sabi ko, nalulunok, eto pa, nalulunok ni Aimee Marcos na katulad niyan yung nasa watch list si former si BBM, si President BBM nasa watch list, nalulunok ni Aimee Marcos na sabihin sa harap niya yun na ang kanyang kapatid, ang kanyang kapatid na presidente ay naging yung pangalan na Bongbong Marcos ay nasa watch list ng PDEA. Mga kapagtaka,
Kaya sinabi ko kanina sa ano, sabi ko, ang politics number one dito, plastikan. Ako di ako naniniwala, ha. Sorry sa mga BBM dyan. Ako, BBM din ako. Solid BBM, Duterte ako talaga, promise. Simulat sa pool. Oh. Pero itong kay Jaime Marcos, medyo laglag ako dito. Hindi ko naman sinasabi na huwag niyang kampihan si Tatay Digong, no? Hindi ko naman sinasabing ganun. Pero parang nakakapag-isip lang na kinakampihan mo si Tatay Digong tapos kinakalaban mo kapatid mo. Para saan niyang ginagawa ko? So doon papasok yung natatakot si Jaime Marcos na kaya nandyan siya sa Duterte kasi baka balang araw pag bumagsak na tong si Bongbong Marcos kung mangyayari man yan, no, hindi tayo magpapakampante na ay si Duterte lang yan, talo ni Marcos yan. Lalanin niyo Duterte yan. Kung halimbawa man na maglaban ng Marcos at Duterte sa pagiging presidente, may paglalagyan ng Marcos, may paglalagyan din ng Duterte, yan ha, neutral yan ha. Oo, kaya hindi dapat baliwalain ng mga Marcoses yan, ng mga supporters ng Marcos ang Duterte. Hindi biro yan. Hindi mo para, ay, Duterte lang yan. Hindi ba pwedeng yung nilalang-lang mo lang? Kaya ito si Jaime Marcos, na gano'n to, play safe. Ano, ang tawag dito is play safe. Tama ba, play safe? Kuri mo na, kinakalaban mo, kapatid mo. Parang, ngayon lang ako, first time ever ko na, ano yung ganyan, ha? Kapatid mo pa rin niya, kahit anong mangyari. Tapos, ganyan lang ginagawa mo. So, tuloy natin. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati police, makinig kayo. Mag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Tama naman. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, ang nandoon, nagboboto, direct vote, to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya, hindi pa rin nawawala kay, alam nyo, no? Nakakamiss, maraming nakamiss sa mga ganitong tirada ni Tatay Digong. Dito totoo lang, ha? Alam nyo, yung biglang mawawala ka dun sa, ano eh, sa konsepto nung sinasabi niya. Matatawa ka bigla eh. Ito yung talagang tinatawag na lehitimong komedyante. Talo pa ni ano to eh. Talo pa ni Tatay Digong si Paulo Contis eh. Tsaka si Isko Moreno eh. Talong-talo pa sa pagpapatawa. Basic lang eh. Hindi kasi may mga nakikita ako sa mga comment section lalo na sa mga BBM supporters. O sa mga Marcoses, prayer rally daw pero panaimura naman. So useless lang din daw. Sabi ko naman, nung una pa lang, alam nyo naman na magka-tandem si Sara Duterte at Rodrigo Duterte at si BBM, di ba? At mas nauna pa nga si Tatay Digong kaysa dyan sa dalawang na yan. Hindi pa ba kayo nasanay na ganyan talaga siya? Isimulat sa pool, ganyan naman na si Tatay Digong. Wala namang pinagbago ah. Talagang palamura ako sa kaya nga nagustuhan. Isa pa yan sa mga nagustuhan ng ano eh. Na pagiging real talk niya eh. Ano? So, natawa ka talaga ako dun eh. Tawa ako dun sa mga banat niyang ganito eh. So, tuloy natin. Gusto ko
pag nagka letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat, arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money or the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. Ano mo, presidente, tapos mag-parlament, itumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag prime minister at gawin. Grabe yun. Hindi ka bright, pero kagustuhan mo, hindi ka bright. Kagustuhan mong lumawak ang ano mo, ang pa... Tapos may asawa kang hungry power. Tapos may isa pang tiga Leyte. Sino yun? Yung Mualdez? Nang gusto maging prime minister. Prime minister, pangin lang yan ha. Pangibang, totoo ba yun? Totoo ba yung balita niya? Yan yung pang prime minister si, ano? Si Romualdez, no? Kung totoo man yun, ba't pa kailangan ng ganun? Ano yun? Para sa pagbabago ng Pilipinas? Eh, bakit yung ibang bansa may mga prime minister naman? Ba't hindi naman nagbabago? Ganun at ganun pa rin. Kurap pa rin din sa bansa nila. Saan ba mga bansa may mga prime minister? Comment nyo nga dyan, mga kabiyaya. Lubat na ata ako. Tignan ko nga. Well, kaya pa. Eh, itong bongbong, dyan ka lang. Ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacañang. Gaano katagal ka man to hang on to the power that is for God to decide for the nation. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Di pagkaunawan. Ngayon, wala naman. Yun naman lang ang dapat ng pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Anong bakit? Kung bakit padalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. Grabe yun. Oo. Ibig sabihin, hindi, totoo naman kasi yung sinasabi ni Tatay Digong. Diba? Kadalasan kasi nangyayari sa politics eh. Pag nakaupo na, paano ba natin masasabi? May mga kilala ako mga politics sa iba't ibang mga lugar na umupo ang lolo, nanalong no, ang lolo sa pagka-mayor, sumunod ang anak, sumunod ang apo, sumunod naman yung apo sa tuhod, at sumunod pa yung pinaka-apo sa lahat.
Ayun yung ibig niya sabihin ni Tatay Digong doon na tawag dito na kapag may naka ano na, ang iniintindi ng ibang mga politiko ay paano makakaupo yung iba pa nilang mga kamag-anak or makakuha ng pwesto sa ating gobyerno. So hindi naman talaga dapat yun. No? So ngayon, hindi na ang hirap magbigay ng ano rito kasi alam nyo, napakasakit para sa part ko, napakasakit din kasi biruin mo ha, talagang supporters nila ako, BBM Sara Duterte. Tapos ang nangyayari ganito, nangyayari to dahil sa isang tao kay Romualdez lang, anak ng teteng naman noo. Para sa akin yung mga sinabi ni Tatay Digong, no, ay parang payo, ano lang po yun, hindi pala parang payo ho yun kay President Duterte. Yung nga lang, ang mali lang doon ni Tatay ni former President Duterte yung about doon sa drug list, sa watch list. No, yun ang pinakamali lang doon kasi kailangan kasi ng mga taong bayan yung mismong ebidensya bago ka magsalita ng mga kasi mabigat na pagbibinta, ano rin yun, mabigat na ano yun, mabigat na salita yun. Mabigat po talaga yun. Mira mo, sabihin mo, isang sabihin mo na ang presidente noon, ngayon, noon or ngayon, ay nasa watch list ng PDEA, ng mga drug addict dito sa Pilipinas. Eh alam naman natin na si Tatay Digong ay isa yan sa mga pumuksa ng mga ganyang gawain dito sa Pinas. Kaya nga nung mga panahon na nandyan yan sa gobyerno, nung siya pa ang presidente natin dito, ay talagang nabawasan at na nagsitinuan yung mga yan. So yan o, baka nagtataka kayo, akala ko ba neutral, bakit puro lang si Tatay Digong ang inaano mo. So abangan nyo na lang po sa ibang video natin at tumahaba po ang ating oras ng video, no? Oh, so magbibigay rin po tayo reaction mapatungkol dun sa side. So sinabi, alam ko nagsalita na si President Bongbong Marcos mapatungkol po dun sa sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. So abangan nyo po yan dito sa mga video natin. So hanggang dito na lang muli mga kabiyaya, mga cadaver gods. Ayan, ingat po palagi and God bless. And don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.